Hello mga ka-happiness, andito po ako ngayon sa Pias Touch sa may Big T po. Actually, umikot-ikot lang ako kanina, naghahanap ako ng gagamitin ko sa props para sa aming shoot ng Mino. But pagdaan ko dito, may nakita akong parang okay yung kanyang, may shooting ako tomorrow. Ngayon, may nakita ako, naghanap ako actually, nakakita ako ng ibang salon, pero ito yung nakita ko na parang sabi ko, parang okay tong salon dito. So, sinubukan kong pumasok and yung instinct ko hindi nagkamali dahil maayos talaga, especially kasi nasa hospitality industry ako, nakita ko yung si Pia na parang napakagaling sa customer service. Yung the way na magsalita, tapos mag-alaga ng customer. Pero, bigla akong napa-vlog dahil may narinig akong magandang storya. It's about the love life of Pia. So, narinig ko yung sinabi ni Pia kanina na parang lahat gagawin niya. Parang ginawa niya lahat para sa kanyang love life na nag-sacrifice siya. Pero I think nasa narinig ko lang, parang ang background po niya is nakapag work siya sa isang magandang salon, nag-abroad, tapos nagtayo, nakawalo siyang branch. And then nakatagpo siya ng isang lalaki sa probinsya at siya yung sumama doon. Ano bang nangyari doon, Pia? Sa love life mo, pakwento mo sa viewers. Actually, masaya naman kasi it's part of diba? Iibig ka after ng mga kasama-asawa mong foreigner, natapos na yung panahon na yun, so kailangan mo ng reality. Then yan, meron kaming mga na-meet, nakapagtayo naman kami doon ng rest house. And for 10 years, okay naman yung aking napangasawa. Nag-try kami rin mag-business, sir. Then, okay din naman. Kaya lang, may mga business ako dito nun eh. So, kailangan kong piliin sino nga alagaan ko. Yung mga naitayo ko rito na 11 years, o yung bagong business doon. So, parang narinig ko, parang in the name of love, you have to give up yung mga napundar mo na. At kailangan pumunta sa probinsya, which yun yung pinili mo yung talagang pagmamahal talaga. So what happened after? Yun, maka-establish ka kayo doon, may business. Hindi pwede magsilbi sa dalawa. Kasi business, may business kami rito, so may business kami doon. And ang hirap bumanap ng mga tao na magpapatuloy. Actually, nag-decide ako mag-stay na talaga doon, mag-establish na ibang negosyo. Dahil doon ang retirement ko talaga. Pero, nung wala na ako dito, so, ang hirap i-manage. Yung mga manager ko dito, mga hindi nila masikaso. And ako, nagsisimula ron, dito 3,000 isang head ko doon, nag-i-start ng 750 just to establish a new business sana. Kailangan mamili. Nung mga panahon ko kasi rito sa Big T, wala rito marunong mag-rebound, way back 2008. Pero ngayon, marami na. So, nag-de-level up ako na ibang negosyo. But since, parang passion ko talaga eh, here. Oh, ang dain naman business sa bago, pero happy ako dito so far. Doon na lang, natirang rest house. Pero soon, siguro, pag talagang nandun na, mag-establish ulit ng isa. For daily, So, kumusta yung love life? Love life is good, sila doing na, fine. Mahirap makatagpo, Kasi after all ng mga foreigner, yung Pilipino na yan, eh siguro dahil sa mula sa probinsya, eh merong ibang bait. So, after yung marami mong relationship sa mga foreigners sa nabanggit mo, ano yung nakita mo sa kanya? Kasi probinsyano, tapos talagang masasabi ba na true love talaga to, naramdaman mo? Mararamdaman mo naman kung merong love. Magkakaiba ang love ng mga bawat tao, kahit foreigner lalo, Mga foreigner, kung binigyan ka ng magandang card, magandang cash, magandang car, okay. Dito, dahil sa nakasanayan, bakla talagang nabinigay. So far yun, hindi naman. Kaya medyo nagtatagal kami. Mahirap sabihin na okay na. Kasi parang ang pag-ibig dapat natin, Lumi, parang hope, enjoy while supply lasts. Okay, last two questions na lang. Actually, hindi question.
gusto ko magbigay kapiya sa mga viewers natin. Una, tip sa pagbukas ng business. And then pangalawa, paano mo yung sa about love life, paano ang kumbaga paano mo naaalagaan yung love life mo. So first business and then the love life. Okay, business, pagdating ko dito sa Pilipinas kasi nagtaka ko bakit ang numura ng services. Sumutalang sa ibang bansa, mga ginito namin, mga $700. So siyempre, Pilipinas na to. So sa business, para nag-stay kami, talaga ako sinuswerdohan ko lang ang sarili ko. No? And yung pera ng salon, may sarili siya talagang account. Ako, swindado din ako dito. Kumikomission din ako sa gawa. Parang boss ko yung sarili ko. Sinusiradohan ko rin yung sarili ko. Then, yung mga puhunan, talagang dapat naka-impact siya. Swerdo-swerdo lang sa mga tulad naming owner. Then, about love life. sa gay kasi, mahirap magsabi na success ka na sa love life. So, siguro enjoy lang at career, ako, love life. Hindi pwede unang love life, career, at saka ako. Career ang una. Then, alaga rin, kailangan bantay na bantay mo yung love life mo. Kung okay ba, kailangan balance. Balance ang financial at saka love life. Kasi pag puro love life, parang siso eh. Babagsakin isa. Sa akin ang love life, pangalawa lang. Sabi ba? Okay. Maraming salamat sa iyo, Pia, sa iyong napaka inspiring na story. Quick but bare, malakas yung dating. Gusto ko lang sabihin sa mga ka-happiness na una, negosyo. So since I'm also a business consultant, very important dun sa pagpapatakbo ng negosyo. Napakaganda nung ano ni Pia dahil hindi siya katulad ng mga naginegosyo ng mga Pilipino na tutubo, kukunin, panggagastos. So na hanggang ma-deplate na yung kanilang pera. Dahil yung tinutubo, sila rin panggastos sa pang-araw-araw nila. So napagandang tip yun na pag may business ka, yung tinubo, itasave mo para makapag-grow ng negosyo. And then, yung services mo, karili mo, pasweldohin mo sa paghihirap mo, nakaseparate talaga lahat. And then, sa love life, tama yun. Of course, still you have to give your 100%, pero sabi nga nila, happy is that yung key to happiness is yung balanced life. Napakaganda nung tip na sarili muna, kasi hindi ka naman mamahalin yung mata kung hindi mo mahal yung sarili mo. Sumunod yung career, kasi kung wala kang career, wala kang pera, paano mo mapapasaya yung taong mahal mo? Pareho lang kayong maguguto, malulungkot, maghihiwalay kayo. And then yung love life, kasi kailangan din natin yan. Kailangan maging masaya. Mas maganda rin yung may pag-ibig. And then, kung mabigo tayo, ganun talaga ang buhay. So, wag mong ibubuhos ang iyong, lahat sa love life. Dahil nga, mas mahirap na ikaw ay masaktan. So, balance. The key is balance. Thank you, Pia, sa iyong, sa iyong shinare na story sa iyo. So, ayan, kahit po tayo nasaan, basta makakita tayo ng magandang story at magandang makakapag-inspire sa ating mga ka-happiness, atin po yung binablog. Hanggang sa susunod mga ka-happiness, ito po si Jimmy Villeza, ang happiness guru ng Pilipinas na lagi nagsasabing, let's keep on spreading the happiness!